So ngayon, nandito ako ngayon sa aking locker. Papakita ko sa inyo o sasabihin kung ano yung ginagawa ko bilang Peter dito sa barko. Ngayon ko lang gagawin to kasi this is my first time in this vessel. So tara, let's go! Changing ko. Bago tayo pumunta sa area, ang una kong gagawin sa umaga, kailangan mong ikutin ang engine room. Ngayon, ito yung aking workshop. So, medyo makalat yung workshop ko. Turnover ko na sa kapalitan ko. Ayusin niya to. Iligpitin niya. Yan, ito yung turno. Yung switch niya, ito. Yan. On-off lang yan. Universal to eh. Merong drilling. Yan, pabutas. Yan. Tapos, ito yung aking welding machine. Wala ako nag-welding. Ito yung mga welding rod. Ayan, welding rod. Ayan. In charge ako mag-cleanest nito eh. In charge of cleaning workshop. Ayan. Then, in charge din ako sa engine store. O chemical store. Chemical room. Ayan, dami mga chemical. Iba-iba klase mga chemical yan. Ayan, may sabon camera no. Ngayon pupunta tayo kung paano mag duty. Ang oras ng duty 8 to 12 ang Peter. So pagdating ng alas 12 ng tanghali, lunch break yun. Babalik ka ng alauna hanggang alas 3. Yun ang retain o overtime. Sober yan. Simula dito, ako ililipat mo doon.
napapalamig sa makina eh. Sa main engine yan. Yan yung main engine. Yan. Yan po yan. Simula doon hanggang dito. Yan. Mamapan ko yan. Sa akin, in charge sa akin yan. Yan yung twin deck. In charge sa akin yan. Sa ngayon, may dala-dala akong pang sundot sa lababo kasi na kanina na para yung ano ni Mayor, yung lababo niya, mga kaliskis niya doon. Siyempre, sa akin in charge yun. Sa akin yun. Kaya ako nag-repair doon. Ngayon, ibabalik ko lang to dito. Sa lagayan niya. Yan, dyan ko lang ilagay. Tapos to, workshop dito sa engine room. In charge din sa akin to, cleaning ng mga tools, arrangement ng tools. Yan, medyo kulang kasi may ginagawa namin yung purifier. Yan, in charge sa akin yan, paglilinis yan. Sa gabi, yan yung ginagawa ko. Pag gabi, i-arrange ko yung mga tools kasi sa umaga, magme-maintenance kami. Tapos, pag maintenance namin, syempre, hindi ko na maligpit kasi nga, pagod na ako, mga alas 3 na, out na ako. Sa gabi ko na lang siya titirahin, ililinisan ko yung mga tools, tapos i-arrange ko dyan para bukas malinis ulit, tapos maintenance na naman. Tapos kanina, nagbunot kami ng cylinder, fuel injector ng main engine. Nagpalit kami, tapos yung presyo, yung fuel niya, yung fuel pipe niya, pinalitan din yung mga o-ring na naman pinalitan. Ayan. Tapos, naglinis. Puro linis. Linis kapag gabi. Yan, mga leaking dito. Yan, tulad niya, may langis yan. Punasan yan. Yan yung ginagawa ko sa gabi. Maglilinis. Puro linis na yan. Walang Ito, purifier sa umaga. Nandiyan porter. Minsan, magmintura. Minsan, mag-maintenance lang. Mag-overhaul. Magpalit ng mga ori. Yan. Echipo purifier. Nag-purifier ng partner. Nilinisan. Tapos to. Yan. I-charge din ako dito sa hydraulic unit na to. Yan. I-check mo yung lubrication niya. Pag-check niya yung lubrication, pag kulang, dagdagan dyan. Pag naubos na yung container dyan na may mga Talos 46, pupunta ako sa third deck para kumuha uli ng Talos 46. Tapos ilalagay ko dyan. Tapos pag sa generator naman, buksan ko lang to. Tapos ito. Kasi meron kami sahod dito sa baba eh. Sinasahod na namin yung generator yung diesel. Sayang kasi pag tinapon lang namin yung diesel, sayang lang din. Kaya ginagawa namin, sasahuran dito, tapos gagamitan ng welding pump, paakyat doon, papunta doon sa tangke. Siyempre, mabuksan ko muna yung tangke doon sa control room para pumunta doon yung diesel. Yan, in-charge din ako dito. Yan. Yung ilalim niya, lilinisan yan. Pag may nakitang leaking dyan, linisan, punasan yan dyan sa baba. Ikot yan. Mag navigation man o hindi, ikutan yan. Kasi yung mga motor natin, umaandar. Yan. Wala dyan sa baba. Mamaya, papabahin ko yan para linisan. Yan yung main engine. Ngayon sa control room. Meron ko pala rito, sandali. Tapos ito, i-check mo rin to. I-check mo rin dito kung may sahod din ako dito sa baba. Ayun, halos mapuno na. Mapuno na yung timba ng mga langis. So mamaya, kukuhanin ko yan para ilagay sa drain. Drain. Para yung kasunod ko, siya naman na mag-ano. Sisilipin rin niya yan. So tara, punta tayo sa engine control room. So, andito na tayo sa engine control room. Tara, pasok tayo. Yeah, pasok tayo.
Ang ginagawa naman dito sa engine control room, pag duty, navigation. Ang minomonitor dito yung mga temperature and pressure. Tulad nito. Yan. 15.5 yung viscosity mo. Yan yung viscosity ng FO, ng fuel oil mo. So pag mataas yan, pag dumating ng 16 or 17, 18, mga ganun, ibig sabihin sobrang labnaw, sobrang malapot yung FO mo. Ibig sabihin hindi siya umiinit. Pag sobrang baba naman yan, mga 8 o 12, yan mainit yan. Dapat ang ano talaga yan, temperature niya is 13 to 14. Pero 15, nakabukas na yung inlet outlet ng heating ko. So hindi pa rin bumababa, tumataas yan. Hindi pa rin tumataas yung temperature. Kaya wala tayong magawa dyan. Pero pag umaandar naman yung makina, tumataas naman, bumababa naman yan. Bumababa, yun, umabot ng 8 yan. Pero ang ginagawa ko dyan, sinasara-sara ko konti yung heating para bumababa yung ano niya, temperature. Tulad nito, temperature din to, 67, tapos 35 yung LT mo, 67 tong HT mo. Kailangan ang ano niyan, 30 lang. Pag umabot ng 38 yan, so ibig sabihin may problema na yung makina mo, yung cooling mo, yung temperature ng cooling mo hindi na normal, kasi 38 na, mainit na masyado yan. Tapos ito 67, medyo malamig-lamig, pero okay na yan. Mga dapat umabot ng 75 yan o 83, mga ganun yung temperature niya, para yung cooling niya, yung heating, hindi gaano mabigla. Ganun lang. Habang nagbabantay ka rito, syempre wala ka namang gagawin. Yung sinabi ko kanina na maglinis ka ng ganto, maglinis ka ng mga bilge, mga leaking-leaking doon sa generator, tapos yung makina, ikutin mo. Tapos minsan tatawag, mahihingi ng power ng crane, yan, i-on mo lang yan. Pero bago mo i-on yan, i-check mo muna kung dalawang generator ang kandar. Yan. So, nakapara ngayon yung dalawa, isa lang yung gumagana, yung isa wasak pa, kaya isa lang yung gagamitin. Pero paggagawa, kukuha ng power, papandarin ko to. Pati ito lang isa, pandarin ko. Pag napandar ko na, synchronize ko na yung load, i-on ko na yung power ng crane 1 and 2. Tapos saka ko itatawag dun sa kanila na okay na yung power dun para pwede na nila magamit yung crane sa taas dun sa deck. Ayan. Pero bago ka mag-start, i-check mo muna yung generator mo dun sa labas, sa loob ng ano, ng control room, tingnan mo dun, ay ng engine room, tingnan mo dun, check mo kung ano ba. Pag nag-start ka na, check mo ulit dun, tapos check mo rito yung temperature. Yan, check mo temperature rito, syempre kailangan mo yan eh. Kasi pag mali yung mga temperature mo, iba yung mga temperature mo, mataas, ibig sabihin may problema na yung makina mo. Okay. Pero pag okay naman yung mga temperature mo, ipasok mo na, synchronize. So, ano lang. May video ako kung paano mag-on yan, mag-synchronize. Hindi ko na isabihin rito, mahaba tayong oras. So, dito na tayo sa pagkakarga. Ito ang pinakadelikado. Kasi fuel to eh, diesel. Pagkakarga mo, huwag mo laging lilimutan. Buksan mo to, MDO storage tank, buksan mo yan. Syempre, buksan mo muna yung hydraulic, i-on mo yan. Pag on mo yan, buksan mo na yung balbula. Hydraulic lang yan, balbula yan. Tapos, mapupunta siya rito, punta dyan. Pag magta-transfer ka, ito yung transfer pump, MDO or HF po ang transfer mo. Pag nakabigas yung ka, hindi man tayo gumagamit ng auxiliary, ang ginagamit ng shop generator ng main engine, so HF ang pupuntahan natin pag navigation. Pag generator naman yung umaandar, ang gagawin mo, diesel ang gagamit natin. Minsan HF ang ginagamit, pero diesel lang talaga yung generator natin, pang diesel lang. Hindi na namin sinisumber sa HF po. Yan, papunta dun. Ito, may ilaw yan. Kailangan bantayin mo yung ilaw hanggang dito lang sa guhit. Kasi pag lumampas ka sa guhit, mag-overflow yan. Pag nag-overflow yan,
edi masasayang yung diesel. Ngayon kakakalculate, kakalculate ng chief engineer yan. Pag nagkulang yan, dali kami. Bakit nagkulang? O, ibig sabihin, nag-overflow, natapon yung diesel, nasayang. Diba? May posibilidad kami mapauwi kaya dahil dyan sa fuel namin. Yan. Tapos, linis ulit. Puntahan natin yung steering gear. Steering gear. Ang gagawin mo sa steering gear, weekly. Gagrasahan mo to. Yan. Grasahan mo ng weekly yan. Kada linggo ako. Gabi ko ginagawa yan eh kasi medyo wala na ba akong ginagawa sa gabi. Kasi yung ginagawa ko, linis nito. Yung leaky niya, mga langis-langis, lilinisin ko yan. Magmamap ako dito. Mamapan ko yan, buong engine room yan. Kasi sa akin naka-incharge ang paglilinis niyan. Para kinabukasan, makita nila malinis na nilinisan ko. Nagawa ko yung trabaho ko. So, ano pa? Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Papakita ko sa iyo kung paano magpaandar ng main engine. Yun. Yan ang maganda ron. Pero sa ngayon, habang duty, habang naka-duty ako, ipapatayin ko muna yung makina, yung itong ano ko, camera para sa susunod na video. Sabihin ko sa iyo kung paano mag-start ng main engine. Yun lang ang ginagawa ng ano, Peter. Tapos minsan, pag wala tayong ginagawa narito, pag hindi na ako ano, busy na tapos na lahat ng mga maintenance na importante, syempre as a Peter, meron job order sa deck. Yeah. Deck hot work jobs. Edi pirmado ng chief engineer yan. Siyempre papaalam nila kay chief engineer yan. Chief officer ang nagbibigay ng job order sa akin. So hindi siya pwede sa akin mag-direct. Sabihin niya muna kay chief engineer yon. Pag nagkasundo sila na kailangan ako dito sa makina, hindi ko gagawin yan. Pero pag nagkasundo sila na gagawin ko yan, pipirmahan niya yan. So nakapirma siya, ibig sabihin pumayag siya na kailangan ko gawin yan. So kinabukasan, sasabihin pa rin niya sa akin kung anong unahin ko natatrabahoin, kasi marami namang gagawin dito sa makina. Yan. So natapos ko na yung dalawa. Dito ako na disgrasya, yung mata ko. Check all, renew all stanchion, socket, port, and starboard crossbay, lahat yan pinalitan ko, kaya nangyari sa akin yun. Sa pool ang mata, pero scratch lang naman. Diyan ako nadali. Ayan, tapos check and renew. Yan, may mga picture naman yan. Siyempre, may assistant ako dyan. Hindi ko naman kailangan magpakabayaan na yung mag-isa. Kailangan ko ng assistant dyan. Ito, hiniting ko lang to eh. Ayan, dan, dami yan oh. Yan, hiniting ko yan. Pag natapos na, pag 11:30 ng umaga, kailangan mo nandito ka na para i-rubbing yung makina. Ganun ang sinabi ko kanina, i-rubbing mo yan, yung makina. Punasan mo yung mga leaking dyan. Kung saan mga leaking dyan. Tapos sa gabi, huwag mo nang tirahin sa umaga mag-map. Huwag ka na muna mag-map kasi nagme-maintenance pa yan eh. May nagtatrabaho pa dyan. So matadumaan din, baliwala din. Kaya sa gabi ako nagmama para kinabukasan, okay, makita nila yan. Good. Okay ba? Yan ang ginagawa ko pag duty ko. Pag sa umaga naman, yung duty ko, depende sa job order, o may tatrabahuin, magbabaklas ng ganto, mag-overhaul, magpapalit ng o-ring, mechanical seal, fabrication ng ganto. Dami. Dami. Diyan sa umaga ang ginagawa ko. Pag duty ko sa umaga. Sa gabi naman, yun na, tinit yung job order sa akin. Pag walang job order, maglilinis talaga ako dyan. Kung anong gagawin ko dyan. Mag-map. Hindi, linis-linis lang. Sa umaga lang kami mag-maintenance. Kasi sila, day work sila. Ako, ano ako, di duty. Di guardia na sinasabi nila. So yun,
Sa next video ko, mapakita ko sa inyo kung paano mag-start ng makina, kung paano i-prepare yung makina. Hindi ko i-start, pero itasabihin ko na sa inyo kung paano i-start. Kasi pag sa gwardiya ko, sa akin umabot yung 1 hour notice, o kaya standby. Syempre, ako magpiprepare ang makina. Para dito sila, pipindot na lang sila dito. Yan. Pipindot na lang sila dito. Yung sinong di gwardiya dyan, siya yung magpiprepare ng makina. So ako ang naka-in-charge, ako magpiprepare ng makina. Tiwala naman yan kasi ilang ulit ko na nagawa yan. Nakapa-start na ng makina. Kasi pag hindi yan, bulilyaso. Pag hindi nag-start yan, pag hindi ako nasara dyan o nabuksan, bulilyaso yan. Sa akin ituturo yan kasi ako naka-in-charge. Hindi ko nagawa yung trabaho. Hindi another, ano naman yan? Pag-uwi. So, dito na lang. Stop ko na muna.